Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bagong lahat, shoutout muna natin si Mr. Roderick Alferto of Quezon, Mr. Romel Cabansag of San Carlos, Pangasinan, Mr. Jomar Sapinyo, Black 95, XX underscore Melody underscore XXTM Agutaya at si Mr. Jason Kalikdan. Maraming salamat sa suporta niyo mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ito na yung ating battle knockdown sa dalawang amplifier na to, yung Sakura 737 at saka yung Ace LX20 na walang processor. So may good news tayo sa mga Sakura 737 users, no? So kung gusto nyong malaman, panoorin nyo ng buo yung video natin. So si Sakura 737 hanggang 1 o'clock lamang yung ano niya, yung volume niya talaga. Sinubukan ko mag 2 o'clock, medyo garalgal yung kanyang tunog. So mas mabuti na sa 1 o'clock lamang yung volume ni Sakura AB737. At saka si Ace LX20 naman, dahil sa power amplifier siya, so kailangan niyang i-full volume yung mga volume niya. So ito yung setup natin sa battle knockdown. Medyo apaw siya sa isang metro. Tapos yung gamit nating speaker is yung JH15121200W na nakaload sa ating MCB box. Tapos yung styrofoam, nakatakip siya. Yung gagawin natin dito, bali si Ace LX20, ibabattle knockdown natin yung kanyang stereo, stereo mode at saka yung bridge mode. So yung unahin nating i-challenge si Sakura 737, dahil sa unang video ko talo si Sakura 737, siya yung unang sasabak. Simulan na natin yung battle knockdown. Yung susunod naman natin na isasabak si Ace LX20 sa stereo mode. So itest naman natin yung bridge mode ni Ace LX20. So ito nga yung good news sa mga Sakura AB737, no? Sa napanood nyo naman sa battle knockdown, nagkasabay si Sakura 737 sa stereo mode ni Ace LX20, 9 seconds kay Sakura 737 at saka 9 seconds din kay Ace LX20. So congrats sa mga Sakura AB737 kasi nasabayan ni 737 si Ace LX20 sa stereo mode. So para hindi naman ako maging bias sa Ace LX20 sa stereo mode at saka kay Sakura 737, dahil maraming nagsasabi rin na si Ace LX20 dahil sa power amplifier siya is malakas siya. Tapos integrated amplifier naman si 737. So yung napansin ko kay Ace LX20, napakalakas ng ano niya, yung bass niya. Bali may sound siya na yung bote is tinutulak niya pabalik. Pero sa bridge mode naman is panalo talaga si Ace LX20 dahil sa halos 2 seconds lang na hinulog niya yung bote. Tapos kung maririnig nyo mga ka-sounds dito sa live, dito sa pag-record ko ng video mismo dito kanina, napansin ko na si 737 yung bass niya is kung iba ikukumpara ninyo is parang nasa high pitch yung bass niya. Tapos naman si Ace LX20 naman is nasa low pitch yung bass niya. So yung bass ni Ace LX20 is mas madagundong kumpara sa bass ni 737. So hanggang dito na lang yung ano ko, yung pagkumpara ko kay Sakura 737 at saka kay Ace LX20. Ito na yung last topic natin na ikumpara yung integrated amplifier sa power amplifier, kasi nga parang hindi naman tama talaga na ikumpara natin yung power amplifier sa Sakura AB737. So mga ka-sounds, mag-ano na lang tayo, no? Magsa-sound test na lang ako ulit. Sound test kay Sakura 737, tapos sound test rin kay Ace LX20. So ito yung sinasabi ko, yung bass ni Ace LX20, madagundong. Kung maririnig nyo dito sa live, bilog na bilog yung tunog ni Ace LX20. So
Sabihin natin, tapos high pitch yung bass niya. Kasans, hanggang dito na lang yung topic natin. Mga bagong nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.